Magandang araw po mga kaibigan. Welcome back po sa aking channel. Ito po si Manong Fred, muli nagbabalik sa aking channel. At sa mga bago pa lamang po sa aking video, pakiclick po ang subscribe sa baba at pakiclick na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Ngayon ay maglalagay tayo ng abono sa puno ng mangustin. Po, ilang buwan na po siyang naitanim to at hindi ko po na-videohan nakaraan nung aking pagtanim. Kaya ngayon ipapakita ko na lang sa inyo kung paano po ako maglalagay ng abono sa aking tanim na mangustin. At ito pong mangustin kailangan po itatanim natin sa tag-ulan. Huwag po tayong tatanim sa tag-init dahil po baka po mamamatay yung ating tanim ng mangustin. At ito pong mangustin ay kailangan din po siya, hindi po siya direct na mainit talaga. Kailangan po may mga katabi siyang puno para po pag sobrang init ay baka po mamatay yung ating tanim. Dahil po ang mangustin po ay pag maliit pa lang, kailangan po niya na may nagsusuporta ng mga puno na maliliman para po siya po ay mabuhay. Dahil po napakahirap pong itanim itong mangustin pag hindi po natin alam po paano yung mga tip. Kaya po ang iba ay hindi po nabubuhayan ng mangustin dahil po nakadirect po siya sa init ng araw. At saka po kailangan din po siya, kailangan po ng tubig araw-araw kung ito po ay tag-init. Kung tag-ulan po ay walang problema. At kailangan din po ng mangustin ang mga nutrients na kailangan niya. Kaya po tayo po ay maglalagay ng fertilizer para po sa kanya para po tuloy-tuloy yung kanyang paglaki. Yan po. Ito po yung puno ng mangustin. Yan po. At ngayon maglalagay tayo ng abono. Yan po. Tara, samahan niyo ako. Yan po. At ito na po yung puno ng mangustin. Kailangan lang po nating hukayan yung gilid niya para po malagay natin yung fertilizer. Yan po. Kailangan po lagi siyang malinis. Yan. Kailangan po wag po natin masyadong idikit sa ugat niya. Baka po mamatay itong tanim nating mangustin. Sa medyo palailatin ng kunti. Ito po. Mapansin nyo ito po yung dahon. Dito po siya natin yung ilalagay. Huwag po natin susubrahan sa may dahon. Baka po kasi masusunog po kung maroon pong matatapat po siya sa dahon. Baka po siya ay masunog. Yan po. Ganito po. Sa bawat gilid lang po tayo maglalagay. Bubutasan po muna natin para mas malagay natin ng maayos yung abono. Napakaganda po pag may tanim po tayong mangustin dahil po ito po isang napakagandang prutas. Napakarami pong bitamina na mabibigay po sa ating katawan. At ganoon din po ay nakakatulong din po siya dahil po ito isa po siyang yung balat po ng prutas na ito ay nagbibigay po ng kagalingan sa mga may sakit. Ano po? Kaya po napakaganda po talaga pag may tanim po tayong mangustin. Marami po ito, mga 5 puno po yung natanim ko nakaraan. Iba po nandun po sa kabila. Kaya dito lang po tayo nag-demo para mapakita natin kung paano maglagay ng abono sa ating tanim na mangustin. Napakasarap po pag mayroon po tayong mga tanim. Lalo-lalo na po sa mga medyo bata pa. Dahil po, mapapakinabangan po natin balang araw yung ating mga pinaghirapang itinanim. Saka po kung malapad po ang inyong mga lupain, napakaganda pong i-business tong mangustin. Dahil po, mahal po to sa palengke. Napakamahal. Kaya po, swerte po yung mga
may mga farm na ganito na maramihan. Kahit di na po kailangan magtrabaho, kung makabuhay po kayo ng mga 1,000 puno, napakalaki na po yun. Kung ito po ay mamunga lahat, at kayo na po yung magsusupply sa mga palingki. So, kailangan lang po natin bawasan ng mga lupa. Babalik din po natin yung lupa. Itatabon po natin mamaya. Ganyan lang po. Yan na siya. Yan na po mga kaibigan. Lapit natin yung king. Yan po siya. Nilagyan ko po ng butas sa bawat gilid. Palibot po yan. Yan po. Yan po nakikita. Yan lang po siya. May shoot masyadong klaro. Malalim po siya at hindi lang po natin isama yung ugat. Po, mapansin nyo na medyo malayo siya. Diyan natin ilalagay yung itong abono natin. Dalawang pong pinaghalo ko po, ihalo ko po siya yung ito pong organic fertilizer at ito pong 14-14. Ganito po. Meron po ko ditong organic. Ito po yung Carabao manure. Yung nakaraang vlog ko po na ginawa. Ito po yun siya. Ilalagay po natin dito. Wala pong problema kung marami po tayong ilalagay na ganito. Dahil po, ito pong organic na to ay wala naman po siyang overdose. Kahit po magsubra, mas maganda nga po yung subra dahil mas gaganda yung ating tanim. Ano po? Yan. Lagyan lang po natin palibot para ma-absorb ng ating tanim yung mga nutrients na kailangan niya. Pag mga ganito po kasi kalaking halaman, kailangan po talaga ng nutrients para po mabilis siya lumaki. Dahil pag pinabayaan po natin, useless lang po yung pagtatanim natin or baka tatagal po siya bago siya lalaki. Yan po. Iubos ko to lahat dahil po para gumanda yung ating tanim. Wala po yan siyang overdose. Kahit na po lagyan natin ng marami, wala po yan siyang problema. Kung tayo po may mga alagang manok, kailangan pong bakurin po natin to dahil po pag ganito makita nila na may hinukay, hukay din po nila yan at mas matatalbog lang po, matatanggal lang po itong ilagay nating abono. Kaya kailangan po kung may mga manok, kailangan pong bakurin po natin to para po maiwasan yung pagkalat ng itong abuno at masasayang. Ano po? Yan. Nilagay ko na sa palibot yung itong abuno. Yan siya. After nyan, ay maglalagay po tayo ng 14-14 para mas, ito po may dala ako. Ito po yung 14-14. Meron po doong sako. Hindi ko na po pinakita yung kanyang bahay. Dinala ko na lang po dito dahil medyo marami. Kamabigat po yun. Kumuha lang po ako ng kalahating tabo. Dahil po maglalagay din po ako doon sa unahan. At ito lang po yung una kong lalagyan. Po. Ito po siya. Yan. After nyan, malagay natin yung Carabao manure. Lalagyan po natin, dudublihan po natin ng 14-14. Isang dakot lang po. Huwag po natin masyadong damihan. Dahil ito po ay pag marami, baka po masunog yung ating tanim. Huwag po natin idikit sa dahon po, baka po masunog yung dahon. Medyo ilailan po natin konti. Ganito po. Yan. Lagyan lang po natin yung gilid ng ating tanim. No? Yan. Kaya lang siya. Okay.
Huwag po natin idikit sa dahon. Dahil po, medyo masilan po itong. Yan. Kaya lang po. Paikuta lang po natin na siya ng abono. Kita niyo po ba? Yan. Yan na po siya. Ang ating nilagay ng mga fertilizer. After nyan, ay tatakpo na po natin. Para po magpailalim yung ating abunong nilagay. Okay. Yan po. Tatakpan na po natin. Yan. Mas maganda po yung inaalagaan po talaga natin yung ating mga tanim. Dahil po papakinabangan din po natin pagdating ng panahon, no? Yan. Takpan po natin siya. Once na maglagay po tayo ng abuno, kailangan po nasa hapon na po. Huwag po tayo maglagay ng nasa tanghaling tapat or umaga, dahil po mapansin nyo pag umaga, daan ng tanghali, mainit. Pag hapon po kasi, paggabi na siya, wala na pong problema. No? Yan. Ito na siya. After nating malagay yung abuno, kailangan po nating diligan. Yan po yung kailangan po ng halaman. Kailangan po siyang madiligan. Yan. Okay. Kailangan natin ng tubig, pandilig. Dito sa ating mangustin. Po, kailangan nating diligan yung ating tanim. Yan. Kailangan po mabasa-basa po siya para mas ma-absorb yung ng abuno yung ating nilagay sa puno ng mangustin. Yan. At maganda po talaga na meron tayong tanim na mangustin, dahil ito po ay hindi lang tayo makikinabang nito, pati na rin po yung mga anak natin at sa susunod pang mga generasyon, no? At yun, tapos ko nang nadiligan. O, yan na siya yung ating ilagyan ng abuno ng mangustin. Diligan na rin po siya. Kailangan pong diligan, huwag po natin kalimutang diligan itong ating nilagyan ng abuno. Yan po. Yan po. Maraming salamat sa inyong panonood. Nawa po ay may natutunan kayo sa aking kunting engineer sa video ito. At inuulit ko po sa mga bago pa lamang po sa aking YouTube channel, pakiclick po ang subscribe at pakiclick na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-support. At God bless po, at ingat po tayong laging lahat.